today's video, tayo po ay magtuturo kung paano gumawa ng hanging rice or known in Bisaya as puso. So, tatry po natin na gawing madali ang paggawa ng puso. Sana pong hinintay natin. Let us get started! Siyempre po, para po tayo makagawa ng puso, kailangan po natin ng dahon ng niyog. So, yung ginagamit ko dito is berdeng dahon. Pero kalimitan po ginagamit natin is yung baby pa, yung bata pa na dahon, yung kulay yellow. Kasi mas mabilis po siyang i-manage pag ginagawa mo yung puso. So, sa Bisaya, yung tawag namin sa paggawa ng puso is lala, L-A-L-A. So, una natin gawin is tanggalin po natin yung midrib, yung ginagawang walis ting-ting. Tanggalin po natin yon para maghiwalay yung dalawang leaves ng puso. So, we call it midrib. So, yan. Tanggal na po siya. So, ayan. So, yung dulo dapat hindi po sila maghiwalay. Magkadikit po yan. Tanggalan lang natin ng sobrang. Ayan, kaya kanina ginitin ko. Ngayon, guguntingin din natin yung dulo para pantay siya at saka mabilis natin siya maipasok-pasok while nag-weave tayo ng puso. So, ayan. So, ready na yung ating dahon. And let's get started. So, pisa na po natin yung pag-weave. So, ayan. Re-ready na po natin yung dahon. So, ngayon, kukunin po natin yung front. Tapos, iikot natin siya sa likuran, wahagi. Yan. Tapos, yung likod naman, i-twist natin siya. Tapos, iikot natin siya sa likod ng ating palm. Tapos, para na siyang nagko-cross doon sa harapan, as nakita niyo. Ngayon, kukunin natin yung nasa harap. Tapos, isushoot natin siya doon sa tinuturo ko na dahon. Ayan po. Ipapasok ko siya. Ayan. So, yung unang part nito, medyo parang magulo yung itsura niya. But later on, pag na-form na po siya, basta po huwag niyo lang po yung tanggalin yung kamay niyo, ganyan. Ganyan lang siya. Kasi yun, dyan natin nilipit. Ngayon, yung likod naman, the same thing yung gagawin natin. So, yan, isusuot natin siya dito. Tulad nung ginawa natin sa harapan. So, yan guys. So, nakita nyo may X, tapos may tatlong, ganyan. Likod at harap, pareho yung itsura. Yan. So, yun, kukunin natin itong isa sa right side na dahon, na open side. Tapos, ipapasok natin siya dun sa dulo, malapit sa joint na area, sa joint part ng dahon. Yan po. Yan. Pasok natin siya dyan. Okay. So, ngayon, gawin naman natin dun sa kabila. Pasok natin sa opposite side naman siya. So, doon. So, mag-aabot sila doon sa top part. Sa kung saan nag-join yung dalawang dahon. Ayan. So, mas nakikita nyo na doon silang dalawa sa dulo, sa tuktok. Then, kukunin natin itong nasa right na dahon. We always start at the right. Okay. So, isusuot natin siya sa pangalawang, yung para kang gumagawa ng baling. Isusuot natin siya dyan. Yan. And, out. So, kung mapapansin nyo, pinafollow ko yung katabi niyang leaf. Ayan, oh. So, tapos isusuot naman natin siya doon sa may dulo. No? Sa parang puwet. I'm sorry for the word. Yeah. So, ayan na siya. Doon na siya sa ilalim na part. So, yan, iti-twist natin siya para mag-form siya ng parang edge. Tapos, ipapasok natin siya doon sa meron diyang dahon na ano, nakatago siya. Doon natin siya ipapasok. So, dapat tatabi siya doon sa malaking part ng dahon na, ano, na nakakabit doon sa kung saan yung joint. Kung mapapansin nyo, hinihiwalay ko siya. Ayan. Kasi dapat yung katabi niya parati ng bagong suot is
yung ano, yung top part. So, ayan, yun na siya, guys. So, parang siyang banig. Sinunod mo lang yung ano, yung in and out. No. Tapos ngayon, ibabaligtad ko siya para hindi mahirap tingnan. So, yan. Isusot mo lang ulit yung kamay mo. So, ngayon ito naman, gawin din natin yung the same thing na ginawa natin dun sa kabilang side. Gawin natin dito sa other end. So, ayan. Papasok natin siya sa pangalawa. There you go. So, huwag mo na kayong mag-negative, guys, na hindi tama yung ginagawa nyo. Kasi, pag ganyan sa itsura, hindi mo pa talaga makikita yung form. So, ngayon, ipapasok naman natin siya sa ilalim. Sa pinaka-end na part. Ayan. Okay. There you go. So, ngayon, yung susunod natin gawin is iti-twist natin. So, ayan, i-arrange ko muna siya para meron akong space para sa next kong gagawin. So, there. Ipapasok ko siya. Ikakabit ko siya doon sa end din ng kabila. Diyan. I-twist mo siya, tapos pasok mo siya doon sa isang liit. Yan. Para ma-form mo yung perfect na pointed edge. So, ngayon, gagawin ko, ipasok ko ulit siya doon sa nakatago na parte. So, yan. Yan, mahirap yan tingnan kasi nakatago siya. Nasa ilalim kasi siya, guys. Okay. But that's essential. Pag nagkamali ka dyan, hindi ma-form. Ayan. So, parang banig. Papasok ko ulit siya doon. Tapos, so, ayan, guys. Kung mapapansin nyo, magkasama na ngayon on the opposite side, yung dalawang ends. No? So, gina-insura niya, guys. So, makikita nyo na puso siya. Kailangan lang natin siyang i-adjust, no? Para ma-form talaga yung parang banig na tsura. So, ngayon, mag-start tayo dun sa isang side. Yan. I-adjust nyo lang siya, guys. Hilahin nyo lang para magkakalapit, no? Imbisahin ko ulit maghugot, no? Yung mga, ano, ma-diminish yung mga butas-butas. Sorry, lumalayo yung kamay ko. Kasi hindi ko nakikita. Kasi dahil sa nakaharap sa akin yung camera. Ayan. So, ayan. Ganyan lang, guys. Ipa-follow mo lang yung flow ng dahon. Tapos, hilahin mo lang siya. Ayan. Then, let's do the other side. Ganyan lang siya, guys. Then, paulit-ulit mo lang yung gawin hanggang sa ma-form mo na talaga yung itsura ng puso. So, ayan. Higpitan mo lang siya dyan. Higpitan mo lang yung mga ano. By, sa paghihila mo, nahihigpitan yung pagkaka-weave niya. Kasi dapat walang butas po para hindi po makakalabas yung ilalagay na kanin na rice na hilaw. Kasi hilaw po na rice na ilalagay sa loob. So, tapos lulutuin siya. Then guys, so hindi pa siya ganun kaganda. So, continue pa rin natin yung paghihigpit sa kanya. So, kinukuha ko lang yung parts nakikita mo na bukas pa siya. Tapos, hilahin mo lang siya, adjust mo siya. Ito mas mahirap siyang gawin kasi berde na yung aking dahon. Matigas na siya, guys. Mahirap na siya i-manage. Pero kapag yung sinabi ko ng baby na dahon, yung yellow pa, mas mabilis siyang i-manage yung ano, pag-weave mo. Kasi hindi siya ano na kasi as in ganyan, minsan nagtitwist yung dahon. Tapos mahirap siyang hindi naman mahirap. Kailangan mo siyang ulitin kasi nagtitwist siya in another way na hindi dapat. So tulad nito, pumasok yung kalahati. Dapat kasi flat yung dahon. Tapos makikita nyo, lahat ng shiny na part ng dahon, yung nasa labas, wala siyang bumaligtad. No? So dapat ganyan, guys. Hindi dapat nagbabaligtad yung dahon. So, sorry. Malayo ako sa camera. Hindi ko talaga siya nakikita. So, ayan. Ina-adjust ko lang siya, guys. Ayan. Adjust lang tayo ng adjust. Hanggang perfect natin yung form ng puso.
And hala, there you go. Ito na po yung pusoy natin. Ready na po siya. So yung butas na yun, dun po natin sinushot yung bigas. Ayan. So, that's our pusoy. Ayan, dalawa na sila.